nagbigay ng saloobin si Vice President Lenny Robredo sa isyu ng paggamit ng face shield kasabayan ng kanyang paliwanag sa kanyang isinusulong na kalayaan sa COVID plan. Para sa detalye, magbabalita ang aming senior correspondent na si Anjo Alimario. Anjo. Oo, pinaasiwaraw si Vice President Lenny Robredo na hanggang ngayon ay isyu pa rin ang pagsuot ng face shield. Anya, ang pera pambili ng mga face shield ay dagdag na lang sana sa pondo sa bakuna. Kasama niya rin kanina si dating Health Secretary Manuel Dayrit at Esperanza Cabral, sangayon din sila na huwag nang gumamit ng face shield basta magsuot lang ng face mask. Noong nakaraang taon pa lang daw ay kabahagi na si Dayrit at Cabral sa kanilang pagpaplano sa Office of the Vice President. Ibig sabihin ba nito ay si Robredo na ang susuportahan nilang kandidato? Paliwanag din Cabral, hindi naman sila exclusive kay Robredo. Masaya raw sila na sumama kay Robredo na gumawa ng isang magandang health agenda. Bukas din sila makipagtulungan sa iba na kakailanganin ang kanilang tulong. Pero decided si Dayrit, anya pinili niya si Robredo dahil sa pagiging leader nito at kakayahang isulong at iba't ibang agenda sa bansa. Dapat daw nakatuon din ang atensyon ng isang leader sa mga detalye bagay na ginagawa ni Robredo. Pagkaklaro naman ni Robredo, wala naman sa kulay ang hinihinga nila ng opinion, basta eksperto ka, siguradong tatanungin ka. Diniin din ni Robredo na hindi siya sang-ayon sa panukalang walang subsidy na makukuha ang mga hindi pa bakunado, hindi raw tama na pigilin ang nararapat na nilang matanggap. Kapag daw tinignan ang batas tungkol sa 4Ps, hindi naman nakasa dito na kondisyon ang pagbabakuna. Saan ba nagkulang ang administrasyon pagdating sa paglaban sa pandemya? Para kina Dayrit at Cabral, naging mabagal ang pagkilos ng pamahalaan at dagdag ni Robredo dapat mas maaging napaghandaan ang ating mga border at mga ospital. Di rin naiwas ang tanong ni si Robredo sa pagiging ambisyoso ng kanyang COVID-19 action plan. Pero para sa tumatakbong Pangulo, dapat lang maging ambisyoso ang plano dahil sa laki ng problema ngayon. Balik sa iyo, Pinkies. Maraming salamat sa iyo, Ancho Alimario, nagbabalita. At narito naman ang iba pang aktibidad ng mga kumakandidato sa pambansang halalan. Tutungo si Senator Manny Pacquiao sa Baliwag, Bulacan mamayang gabi para sa pag-endorso ng ilang pastor sa Bulacan. Senator Bongbong Marcos naman ay nakiisa sa pag-alala sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban na isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng bagyo. Ngayon kasi ang ika-8 anibersaryo mula ng manalasa ang bagyong Yolanda. Ganun po talaga eh. May mga bagay po na dapat tayong tinatayuan. At isa po ito sa tinatayuan natin, yung pagsuporta po natin, unang-una kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Senator Bongo. Alam nyo, sa matagal na panahon, tayo ay lumalaban sa gobyerno. Yan ho, naging adhikain na ho natin yan. Marami din ho tayong sinuportahan na naging Pangulo. Pero laging pagparating na po sa dulo, hindi na po tayo nakakapagpigil at hindi naman nila nadaladala yung pagbabago na ikinampanya natin. Kaya nauuwi po sa paglaban doon sa gobyerno na yun. Pero dito po sa administrasyon ni Mayor Duterte, hindi po nangyari yon. Ako po ay nanatiling tapat at katunayan po nainganyo pa, naitulak pa na pumasok na sa politika. Alam nyo mabigat yung desisyon yan. Napakabigat na desisyon dahil tayo ay revolusyonaryo. Sabi nga ho natin, we fight government. Ngayon po kasi, nakita ho natin ang kakaibang breed, ibang lahi ng mga politiko. Siguro ho, dahil sila yung mga probinsyano, nakita po natin talaga,
meron po silang katapatan sa kanilang sinumpaan. Hindi po sila masasabi natin yung pangkaraniwan ng mga politiko. Tingnan na lang po natin bakit po ako kasama ngayon dito at nagboluntaryo na kahit may shooting, nandito po ako ngayon. Kaya takutura muna natin ng ayun. Ayan o, pakaliwa kami dito. Ayan. Ayan o ang ano. Ayan ang ayan o. Haba ho niyan. Napakahaba ho namin. Ayan, babalik po ako. Ako ay sumusuporta kay Senator Bongo. Kwento ko lang ho ng konti. Nagkakilala ho kami ni Senator Bongo nung ako ho ay nagpunta sa Davao. Nagpunta ho ako sa Davao para makausap si Mayor Duterte. Kasi naririnig ko na ho noon ang federalism na kanyang ikinakalat. Ako po kasi hindi pa ho kami close ni Mayor. Naniniwala na ho ako sa federalism sapagkat ako po ay 10 taon na tumira sa Australia. At ang Australia po ay bansang federalismo. Nakita ko po yung napakagandang pagpapatakbo ng gobyerno nila bilang isang federal government. Ang Australia po ay parang Pilipinas po yan. Dahil ang tao po dyan ay multicultural. Kapag sinabi po nating multicultural, yung iba't ibang lahi. Tayo po kasi dito sa Pilipinas, iba't ibang lahi. Ako po, katulad po ako. Ako po ay may lahing Espanyol, Native American, Igorot, Ibanig, yan. Bulakenyo. Halo-halo na po eh. Kaya multi-cultural. Ngayon, narinig ko si Mayor na nagpupunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kanyang ikinakalat ang federalismo. Ngayon, nag-usap kami ni Kuya Romel, nasa taping kami ng 2.5 days, sabi niya, Tol, bakit hindi tayo pumunta ng Davao? Sabi niya. Usapin natin si Mayor. Total naman si Mayor Duterte ay kaklase ni Kuya Robert. Kuya Robert po yung kapatid kong abogado. Magkaklase po sila ni Mayor Duterte sa Sandeda Law School. At natandaan ko naman, nung kumakandidato yung kapatid ko sa TUCP bilang party list, pumunta kami ng Davao para humingi ng tulong kay Mayor. At doon niya naikwento sa akin. Sabi sa akin ni Kuya Robert na si Mayor Duterte siga. Ako talagang tagahanga ng mga siga. Yung sigang totoo ho, hindi yung sigang kanin. Ang siga ho kasi hindi ho ibig sabihin yan yung mga nanggugulo. Ang siga yung mga nanggugulpe, mga nanggugulo. Yun ho ang siga. Hindi yung siga nanggugulo at nang-aape. Hindi ho. Ang siga yung nanggugulpe ng mga nang-aape. Hindi naging tagahanga ako ni Mayo. At nung narinig ko nga ho yun na pinapakahalat niya ang federalismo. At eksakto naman na nagkausap kami ni Direk Enzo Williams ng Bonifacio unang Pangulo. Sinabi niya na meron siyang linya kay Bongo. Aba sabi ko gusto ko makausap si Mayor. So pumunta ho kami ng Davao. Punta kami sa Marco Polo Hotel. Nagkita kami ni Senator Bongo. Ayan. Doon po ang unang-una naming pagkikita ni Bongo. Napaka
humble na tao. Siya ho ang siyempre alam nyo, sanay ho tayo sa mga little mayor ng mga city. Eh, madalas ho eh, mas mayabang pa yun sa mayor. Pero nung nakilala ko si BG, si Bongo, napaka-humble na tao. Sa totoo nga nung nakilala ko si BG, medyo magulo pa yung buhok niya. Siguro dahil busy siya yung araw na yon, hindi pa niya masyado naayos yung sarili niya. Yung napaka-humble na tao. Kita kami dun sa hotel. Nagkape kami. Habang inaantay namin si Mayor PRRB nga, si Mayor Duterte. Kaya kwentuhan kami, nakita, sabi ko, itong taon to, mabait ito. Wala itong kayabangan sa katawan. Mababa ang boses. Panay ang pasalamat. Salamat po. Ano. Hanggang sa dumating si Mayor, umakyat kami dun sa may Chinese restaurant, kumain kami. Kwentuhan kami ni Mayor. Sinasabi ko sa kanya, alam niyo po, sana po ituloy po ninyo yung pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sapagkat ako po'y naniniwala sa federalismo. Eh, kwento ko nga kay Mayor na ako po ay matagal na nakatira sa Australia, nakita ko po ang federalismo, bagay na bagay sa Pilipinas. Mahaba po yung usapan namin, napakahaba ng usapan na yun. Hanggang sa pinanganak po yung ganyan. Kasi ang pinag-uusapan po noon, ano po ba ang ating pwedeng maging sign ni Presidente, ni Mayor, yung panahon na yun. Hindi pa po siya kumbinsido nito. Ito pa lang po yung mga panahon na kinukumbinsi siya. Hanggang sa napag-usapan po yung sign, halimbawa, tatakbo siya. May nagsasabi ganun, ganyan. Sabi ko naman, eh pag ganyan po parang komunista po yan, sabi ko. Meron naman ng ganun. Meron ng ganun. Ano po ba? Sabi ko, maganda yata, ganun. Kasi siga kayo. Dapat ganun. Kaya po ipinanganak yun. Magmula po noon, naging kaibigan na namin si Bongo. Nakikipag-coordinate na po kami sa kanya. Humihingi kami ng mga materyales. Ako naman po, nagpagawa na noon ng mga t-shirt. Ano na po ako, parang volunteer kasi wala naman hong pera eh. Wala naman hong panahon na yon, wala naman hong pera si Mayor. At hanggang ngayon. Kaya ito pong mga ginagawa namin, puro voluntaryo ito. Dami namin eh.